No buzz. No distortions. Just the facts. And the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esguerra. Good evening, I'm Christian Esguerra. I'm your host dito sa ating episode. Today is a Wednesday, another episode of our Facts First program. Thank you for your continued support. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga lagi nagko-comment, lagi nanonood. Specifically, I'd like to mention kasi kanina umaga or tanghali, no, nakasalubong ko. May kapitbahay pala ako masugid na nanonood, no. Nalapitan niya ako. I was on my way to the groomer, no, yung aso ko sana, yung doggy ko. Papag-groom ko. And then someone approached me. She introduced herself. Sabi niya, madalas daw siyang manood tsaka yung husband niya nitong program natin. Tsaka even before sa ANC. So I'd like to greet her and her husband, si Charm. Yan, kapitbahay ko pala siya. Thank you for your continued support. Okay, for tonight, maganda po yung pag-uusapan natin. 8 days to go. Magpapalit na po ng administrasyon. At of course, kasama po dyan sa mga bababa na sa pwesto ay yung pangalawang pangulo, si Vice President Len Robredo. Kumustahin natin yung paghahanda ni Vice President Len Robredo sa pagbaba sa pwesto at ano ba yung plano niya post-vice presidency after June 30. Kasi by June 30, paparit na po sa kanya yung Vice President Alexis Sara Duterte na maaga pong nag-oath-taking. Okay? Sabi na iba, inauguration, pero sabi na iba, hindi, that was just an oath-taking. Pero linawin ko lang po, hindi po dalawang vice president natin ngayon, okay? Ang vice president pa rin po, si Vice President Len Robredo, sa ayaw at sa gusto ng mga galit sa kanya. Dahil yung termino po ni Sara Duterte, magsisimula sa June 30, 12 noon. Intay-intay lang po kayo. Okay, darating din tayo dyan. 8 days to go. Okay, at this point, I'd like to welcome to our program Attorney Barry Gutierrez. Siya po ang tagapagsalita or spokesperson ni Vice President Len Robredo. Magandang gabi po, Attorney Barry. Nice to have you again, sir. Good evening, Christian. Happy to be here. Yun, nalinaw ko na kasi alam ko marami na magtatanong yan. Eh, no? Dalawa bang Vice President ngayon? Isa lang po, okay? Unconstitutional po pag naging dalawa, okay? It doesn't take, you don't have to be a lawyer to know that, okay? Napaka-simple reading by the Constitution lang po yan. Okay, Attorney Barry, kumusta? 8 days to go, no? So, nakapag-impake na ba si Vice President Len Robredo? Most part, oo. Nagsimula na naman kami ng pag-impake about a month ago. In fact, meron na siyang mga Facebook live dyan. Yung mga sinimulan dun sa mga madaming mga regalong natanggap niya from supporters during the campaign. Mm-hmm. So, nung nagpunta ako sa opisina, actually last week, halos patapos na yung pag-impake. Nagkaroon na rin ng konting paghahanda to physically leave the office. So, handa na kami. 8 days left, siguradong handa na kaming umalis physically sa opisina. Okay. Kumusta yung ano, yung attitude ni Vice President dito sa last 8 days, no? Ano ba 'yan? Magkakahalong nostalgia ba 'yan? Kasi minsan, 'di ba, may ibang mga elected government officials parang nalulungkot pag patapos na 'yung termo, no? Iba ayaw bumitaw, 'di ba? Iba naman nagmamadali, 'di ba? I know for a fact yung yumaong President Noynoy Aquino, nagmamadaling umalis yan kasi alam niyo yan, di ba? Meron silang calendar doon, counting the days bago matapos yung termino. Talagang pinipila siya everyday, no? In the case of Vice President Len Robredo, kumusta yung attitude? Tingin ko masaya siya na patapos na yung term. Kasi two things. One, it's at the chance for her to take a rest. Sobrang bugbog din sa trabaho at sa mga aktibidades si VP Lenny, hindi lang in her past 6 years as Vice President, but also yung 3 years she served as representative ng 3rd District ng Camarines. So tingin ko she's looking forward to having more time for herself with her family. So yun yung isang bagay. Pangalawa, excited din siya dahil bagong chapter. She's already talked about yung na July 1, the day after her term ends, ilo-launch naman ang Angat Buhay NGO. So tingin ko she's also eager to, you know, go back to her roots as isang development worker. At ito yung function na isa-serve ng Angat Buhay NGO para sa kanya. At excited siya dun. Bagong challenge, bagong trabaho, and this time as a private citizen. So ako, by and large, tingin ko
she's ready to go, she's looking forward to the next chapter sa kanyang career at sa kanyang buhay, at handang-handa nang para sa June 3rd. Okay, bago natin pag-usapan mamaya yung mangyayari kay Hinat na ng Angat Buhay, dahil ang plano po is to turn that into a non-governmental organization. Pag-usapan muna natin yung lessons from the campaign, no? So, ito pinapatanong din to ni Anne, ni Attorney Michael Henry Cinco. I think maraming nag-iisip din nito, no? May panghihinayang ba on the part of Vice President Lenny Robredo na late siyang nag-declare at siguro kinapo sa oras? Kaya ganun yung kinahinat na nung election. Sa aming pag-uusap, wala. Tingin ko, klaro sa kanya that she really needed to go through that process. Kailangan niyang pagdaanan yung effort na nagsikap na pag-isahin yung kakandidato para tumindig para sa, well, yung mga posisyon, di ba, for want of a better term. At, you know, kailangan niya daanan yung proseso niya. So, tingin ko, para sa kanya, nag-unfold yung mga bagay the way they should have unfolded. And insofar as yung campaign naman ang concern, malinaw sa kanya, ginawa naming lahat, ginawa niyang lahat, kita naman yung gano'ng kasipag siyang kampanya doon. At, ano man yung resulta, ganun talaga. Resulta ng kanyang mga desisyon, yun ang kanyang prosesong pinagdaanan. Solid naman yung kanyang paniniwala at panatag ang kanyang loob na lahat ng kailangan gawin ay kanyang ginawa. So, ano, ako tingin ko no regrets. Klarong-klaro yun from the many conversations. Pero looking back kayo as her spokesperson, tsaka siguro yung mga members ng campaign team, napapag-usapan niyo din ba afterward na mas maganda yata ko, mas maaga nagdeklara, mas maaga nagdesisyon na tumakbo, at siguro mas nakapaghanda pa? Conventional wisdom naman yan eh, di ba? That if you're going to run for president, you have to prepare earlier. And madami naman sigurong mga membro ng campaign team, sama na ako to a certain extent, na you know, we would have preferred kung mas maaga yung naging desisyon. Pero sa dulo ng, di ba? At the end of the day, sa dulo ng lahat, malinaw din sa akin that she had to go through this. Nagtiwala kami sa kanya, naniwala kami sa kanyang pagpasya. Siya yung leader na aming pinili. And tingin ko, it could not have unfolded any other way. Ganun talaga eh. Yun talaga yung prosesong pinagdaanan, ganun talaga yung historical moment na kailangang mangyari. And looking back at everything, yung nagawa namin, yung ginawa ni VP Lenny, yung pagtindig na nag-emerge, di ba, to greet her campaign and to support it all the way through sa 7 buwan na yon mula nung siya ay nagdeklara noong October 7, yung movement na nagkoalesce sa paligid ng kanyang kandidatura, eh tingin ko ano yun. It was a historical moment. It was definitely something great, something that is unforgettable, isang experience na hindi ko ipagpapalit, at hindi ipagpapalit ng ninomang naging bahagi ng kampanya. So yun talaga yun. No regrets. We can play Monday morning quarterback all we want, di ba? Yeah. Babalik-balikan. Bahagi naman yan dun sa gagawin talaga ng mga taong kumikilos, di ba, sa mundo ng politika. Pero sa tingin ko, honestly, it could not have unfolded any other way given sino si VP Lenny, given yung proseso na kailangan niyang pagdaanan, and given everything else na naranasan natin in the last siguro year and a half. Tapos ano, as a political figure, how do you think she emerged from this very divisive, very bitter campaign for president, no? Kasi matinding away diyan, 'di ba? Tapos matindi yung disinformation, matindi yung pambabash, at saka yung trolling sa inyo online, no? As a political figure, as a person siguro din, no? How do you think she emerged? Kumbaga, mas lumakas pa siya dito o kumbaga humina? Definitely lumakas siya. The fact na siya ay nagdeklara noong October 7 at pinakita niya yung kanyang willingness to really gawin lahat, di ba? Talagang exert all efforts para seryosohin at subukang ipanalo yung kampanya. And gaya nga ng binanggit ko, yung people's campaign na nabuo around her, diba? Yung pagtanggap, diba? At pagyakap dun sa napakarami mga volunteers. Sa totoo lang,
sila ang nagpatakbo for the most part nung anong kampanya. We would not even have reached yung naabot namin kung hindi dahil dun sa mga volunteers na ito. Talagang sila yung kumilo sa kanilang mga lugar. Sila ang gumastos ng sarili nilang resources at nagbuhos ng kanilang oras. Ako, definitely tingin ko that that has made her stronger. I think it cemented her legacy as the kind of leader na prinsipyado at kayang pagtiwalaan ng maraming tao para sa ganitong klaseng laban. She became a symbol of something that people, you know, wanted or aspired for sa ating bansa. And okay, ako, regardless of the outcome, I think very much na sementado na yung legacy niya. Okay. Yun, given the experience during the campaign, I think wala naman sigurong mag-a-argue unless kritiko talaga or troll, no? Na talagang nagkaroon ng movement, no? Behind that candidacy. Kasi nakita naman talaga on the ground. Although officially kinapos, no? 15 million votes versus 31 million votes officially. Okay? Pero as a political figure, as a politician, as a possible candidate in the future, would you consider this as the end of Lenny Robredo or not? This could be the start of something else. Pinausap mo siya ngayon, nasabihin niya na wala siyang plano. Natubakbo uli, wala siyang plano na sa politika. Pero susundan naman niya kaagad yun ng, sa lahat naman pagtakbo ko, wala naman akong plano. So, ang punto lang siguro ay mahirap magsabi ng tapos. None of us know what the future will one who will be very, very active sa pagtulong sa ating mga kababayan. Itong Angat Buhay NGO na nabanggit na natin kanina will be yung principal mode ng kanyang patuloy na pagtulong at pakikilahok sa proseso ng pagtulong sa ating mga kababayan at sa ating lipunan. Nag-Facebook Live siya the other day, sinabi niya na dadalasan daw niya yung mga Facebook Live niya. So I guess we'll continue to hear her on social media through yung mga channels na kasalukuyan niyang hinahawakan. So I don't think na natapos na ang kwento ni Lenny Robredo. Now, whether yung kwentong yon will lead to yet another political turning point sa kanyang career. Right now, sasabi niya, kaya nga na binanggit ko, walang plano, but you know, we'll see. Madami haba pang panahon, madami pang pwedeng mangyari. Oo, kasi may nakausap din tayo ng mga political analysts, no? Sinasabi nila, hindi biro yung makakuha ka ng 15 million votes, no? Ordinarily, panalo ka na yan, eh. Di ba? That's good enough plurality in a presidential election. Hindi ko na siguro ka-explain sa audience natin yung plurality versus majority, no? Okay. Plurality na po yung usually nananalo na ba, 15 million votes, no? Pero kasi ang kalaban niya, nag-31, eh. So, yun ang clear majority sa mga boto na ikinas doon po sa presidential election. Pero dito, sinasabi nga ng iba, 15 million votes, kaya niya mag-elect ng isang senador, no? Should that be an option also in 2025? Well, diba? May mga nagsasabi niya. But again, ako, binagbabatayan ko lang naman kung ano yung sinasabi niya. Sa kasalukuyan, sinasabi niya, wala akong plan. Yun yung klaro. Ang gusto niya maging focus talaga sa, for the short term, at least, it's really yung Angat Buhay NGO, pagbalik sa development work, yung pagbalik sa kanyang roots bilang isang public interest lawyer na tumutulong sa mahihirap at direktang nakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Essentially, kung ano yung sinikap niyang gawin bilang vice president at bilang kongresista, yun nga lang ang major difference. Wala na nung, pwede mo sabihing bagahe to a certain extent, nung posisyon, diba? Nung lahat ng mga bit-bit nung pagiging isang politiko. So yun yung kasalukuyan niyang plan. Pero kaya nga sinasabi ko, siya mismo nagsasabi na hindi ko naman pinlano anything doon sa mga previous ko na pagtakbo. So I think that's at least an acknowledgement that di ba, who knows what doors may open in the future. So ito na isip ko lang. Kasi diba, ito naman, common knowledge to, no? Hindi to partisan comment. Mag-research kayo sa mga trolls dyan. May mga nanonood dito trolls, eh. Yung study ng Verifiles, no? Tapos eventually ng Check.ph. Ang pinaka naging target ng disinformation during the campaign was Lenny Robredo. Actually, hanggang ngayon, diba? Pag-usapan natin kung bakit hanggang ngayon siya pa rin yung target. Isa rin sa mga binabanggit sa kanya ng mga trolls before
bawat kilos daw niya was intended for a political purpose in aid of election. Diba? Isa yan sa mga binabato sa kanya. Do you think ito, yung gagawin niya, yung pagbalik niya sa roots niya, yung DNA niya as an NGO worker, development worker, na walang posisyon, diba? Do you think they should prove those trolls wrong? Na kasi ordinary kontrapo ka, diba? Kakalimutan mo na yan eh. Diba? Unless meron kang plano, diba? Ako tingin ko, I have long giving up on trying to convince trolls of anything. Trolls sila eh. Talaga maghahanap sila ng mali kahit na wala. Diba? Eh, ako, klaro, yun na lang nga lang ano eh, na supposedly lahat ng kilos niya pampolitika. Eh, klaro nga. Angat buhay, ginawa yan sa halos buong 6 na taon na merong nakaupo si VP Lenny sa Office of the Vice President. At ang very, very clear marching orders niya for angat buhay, mula simula, hindi natin ipopoliticize ito. So magpunta ka sa kahit na anong angat buhay project, walang mga tarp doon na nandoon ang mukha niya, pangalan niya, na brought to you project, brought to you by Lenny Robredo. Walang ganun. Walang effort na nagawin nyo. So, walang kaipalan. Walang kaipalan. Eh, ito nga, nakakatawa eh. Tapos na ang eleksyon at lahat. Diba? Tinatapos na lang niya ang kanyang termino bilang vice presidente. Nagkaroon ng kalamidad sa Bicol. Diba? So sinubaybayan, 'di ba? Magpapadala ng tulong on the ground. Sabihin ng mga trolls. Namumulitika si Lenny Robredo. Eh paano namumulitika? Hindi na nga tapos na nga eleksyon, eh pababa na nga, hindi na nga tatakbo eh. Diba? So ako hindi wala kang magagawa to satisfy yung mga ganyang bashers dahil bahagi talaga ito nung kanilang marching orders, yung paninira. Basta pero klaro, tingin ko naman kay VP Lenny at sa mga taong ay hindi biased at meron naman talagang maklarong pagpananaw at pag-iisip pa dito sa issue na ito, na talagang ito ay kung sino siya. Gusto niyang tumulong, gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo, and she's going back to her roots. Prior to being isang politician, prior sa pagtakbo niya bilang ispokongresista ng Camarines Sur, yan ang kanyang buhay eh, di ba? Naging interest lawyer, libreng nagbibigay ng serbisyo sa mga mahihirap at sa mga sektor. Ito patulan natin to siya. si Laura Hikini. Oh, konting pato lang yung last part. Manahimik na lang siya baka sakaling maawa pa tao sa kanya. Ayan. In sure kayong epal. Huwag kayong mag-alala, di ba? Parang trabaho ang tutok nung Angat Buhay NGO. Okay. Ito, konting share lang ha. Kasi nga, siguro naman, medyo matagal na rin ako sa political journalism. No? Nakita ko na iba't ibang klase ng mga politiko. Yung pinag-uusapan, yung binabanggit ko kanina kay Attorney Barry, ang pumasok sa utak ko, may ilan akong politiko na isip. Hindi ko napapangalanan kung sino sila. Pero natalo sila dati. Eh, sinusundan ko yung Facebook behavior nila. Eh. Ano sila? Yung talaga active. Tapos makikita mo, talaga nagpapapansin. Tapos kada binibigay na ayuda, kunwari nagko-coordinate, may banggit lagi ng pangalan, para makikita mo papunta diretso sa kanila yung credit eh. No? Ngayon, true enough, nakaahon sila sa pagkatalo na in a previous election, nanalo uli ngayon. No? So may idea na kayo, national politicians to. No? So, ayun eh, makikita mo kasi DNA ng isang trapong politiko, makikita mo naman kung hindi. No? Kaya ang suggestion ko sa inyo, don't believe what politicians say. I-research niyo yung background. Doon yung makikita kung trapo o hindi. Diba? Kasi meron din namang may spectrum 'yan eh. Meron din namang medyo trapo, may trapong trapo. Iba naman siguro kinakain ng katrapuhan. Don't believe what politicians say. I-research niyo yung background nila. Okay, ito yung gusto ko na itanong Attorney Barry, no. So pinag-usapan niyo, binanggit niya na kanina yung ano, she plans to turn Angat Buhay into an NGO. Ano yung detalye nito? Kasi nung binanggit yung NGO, na biktima ako agad ng ano, ng trolling. Ito nakakatakot. New government organization daw. Yeah. Oo, yung NGO. Ito po, pasensya na po kayo sa word na gagamitin ko. Ha. Huwag po kayong tatanga-tanga. Okay? Ang NGO po, non-governmental organization. Okay, kayo na po magpaliwanag. Hindi po ibig sabihin niya new government order. Sobrang katangahan na po at katrapuhan at kasamaan na po yung ibahin pa yung definition ng NGO. Okay? Ano ba ibig sabihin NGO talaga? Ano ba yung non-governmental organization? Isang non-profit, not-for-profit entity na binuo, diba? Ang sinisikap gawin ay usually development work or community work. Ibig sabihin, tumutulong sa mga komunidad, tumutulong sa mga tao, o kaya may mga advocacy ang ipinaglalaban.
At yun yung basic ano. Ang pinakamalaki, para siyang korporasyon, but the major difference is hindi para kita ang kanyang intention, di ba? Kundi yun na, some kind of outreach, some kind of social service na ginagawa. Kaya non-government ang sinasabi, dahil usually yung mga ganyang social services, gobyerno ang gumagawa, di ba? Pero ito, similar sa ginagawa nung ano, in terms of pagtulong, pero hindi siya gobyerno. Private yung kanyang karakter, pribadong pera ang nagpapatakbo sa kanya. So, ang balak lang dito, para malinaw, di ba, meron tayong angat buhay sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ideya ni VP Lenny dito, kahit hindi na siya vice presidente, meron pa namang kapasidad na ito ipagpatuloy yung klase ng tulong na binibigay dito. Kasi by and large naman, yung angat buhay was funded by private funds. Mga donors, mga partners na naging interesado at nagpahayag ng kanilang kagustuhan na makipag-ugnayan sa OVP. Ngayon, hindi na OVP. Wala na yung OVP na badge o na posisyon. Pero pwede ipagpatuloy, and ang isang very excited kami, klaro kasi na madaming mga volunteers na naging active during the campaign, na naghahanap din ng paraan kung paano nila maipapagpapatuloy yung kanilang volunteerismo, yung kanilang siguro natikmang community na nagsimula nung campaign. So ito yung isang opportunity for that, to engage them as volunteers, as partners, baka yung iba as funders or donors. So ganun yung idea natin din. Ano yung mga tututukan nito as an NGO? Kasi kanina ko nakikinig kayo rin sa paliwanag ni Attorney Barry, no? Isa sa mga ina-address generally ng mga NGOs, siguro yung mga gaps, no? In terms of advocacy services na pwede na-address ng gobyerno pero kailangan ng tulong. At ito, initiative coming from outside government, okay? Pero dito, Angat Buhay, kasi I remember the way Angat Buhay dati ng programa yan, di ba? Bago pa siya tumakbo, tama ba? Ngayon gagawin siya NGO, ano yung tutok? Kung ano yung mga areas of work under yung Angat Buhay program, sisikaping ipagpatuloy yun. So it's really partnership with mga local communities, in some cases with yung local governments. Can you cite concrete examples? Halimbawa, kung mga farmers, tutulungan yung mga farmers sa training, magkaroon sila ng mas maayos na proseso sa kanilang pananim. Magkaroon sila ng mga training on financial literacy, so paano nilang i-market yung kanilang produkto. Tutulungan sila na makipag link up with yung mga local businesses sa kanilang lugar para mas mabilis silang direktang makapagbenta dun sa mga nangangailangan at ma-improve yung kanilang income. So isang example yun sa farmer sector. May mga projects yung Angat Buhay, for instance, weavers, mga kababaihan na nananahi. Nagkaroon ng mga donation on mga machines para maging mas epektibo at mas makapag-produce sila in volume. Merong iba, walang ilaw sa gabi doon sa kanila. So nag-provide ng ilaw para kahit gabi nakakapagtrabaho, at yung mga cottage industries na ginagawa doon sa community ay makapagtrabahuhan kahit na gabi na. Hindi kailangan magtrabaho sa lampara lang o sa kandila. So mga ganong uri ng mga proyektong nagawa sa ilalim ng Angat Buhay under OPP at sisikaping ituloy, di ba, as an NGO, and also through yung partnership and through yung support ng private sector. Kayo ba, will you play a role doon sa Angat Buhay NGO? Now, hindi siguro yun ang aking magiging focus. Right now, ang pinaka-tumutulong ako, yung pangalawang initiative na binanggit ni VP Lenny, which is yung counter disinformation. Binanggit din niya kasi yan, aside from yung pagsastart ng Angat Buhay NGO, siya ay mangunguna sa isang effort na labanan ang fake news, disinformation, kasinungalingan, lalo na sa social media. So, isa yun sa mga bagay na sinusimula na rin naming ayusin yung magiging sistema. Pag-usap na sa mga ibang grupo, ibang individual na matagal nang kumikilos sa larangang ito. And hopefully, in the next few weeks, the next few months, after June 30, magiging mas buo yung itsura nitong inisyatibang ito.
Teka, sige na, banggit yung disinformation, oh. Nakakasuka yan eh. Kasi ilang taon na nangyayari yan eh. Yung susunod na mga guests natin, biktima rin ng disinformation at saka ng mga trolls eh. Si Tarantadong Kalbo, yan ah, nasa virtual studio na yan. Ay, tatawa-tawa yan eh, pero madalas mabiktima yan eh. Lahat tayo dito na nasa virtual, ano, nayayari, no? Anong, can you give us a more concrete shape of how this will be waged, this battle against disinformation? Right. Right now, nasa proseso pa kami ng talking to partners, potential partners. May many of whom matagal na rin kumikilos nga sa field na ito. Pero ang isang immediate na na-identify ay yung pangailangan na maging mas siguro robust, mas aggressive yung legal aspect nung buong advocacy. So bahagi dito yung pagkasampa ng mga kaso doon sa mga platforms mismo. At bahagi na rin siguro dun sa mga influencers na sila ang mga hubs ng pagkapakalat ng fake news. At bahagi din dyan, siyempre, yung pagsisikap na pagtibayin yung existing legal framework natin na posibleng gamitin para mas gawing responsable, mas gawing accountable, both the platforms at yung mga taong nagkakalat ng fake news. Kasi kung hindi mo tututukan sa ganung level, kung hindi mo i-insure na merong consequences on the one hand, and at the same time, merong policy changes on the other hand. Diba? Dun sa, talagang wala eh. Mauuwi ka lang sa tuloy-tuloy na bakbakan. Maglalabas ng kasinungalingan, kukorek mo. Diba? Padamihan na lang ng share of voice. Eh, ano yun? Never-ending na laban yun. You really have to go after mismo yung machinery at yung mechanism that allows yung fake news to travel so quickly and to spread so fast. In the meantime, anong tingin niyo dito sa plano, at actually gumugulong na yung plano na to, no, ng Marcos administration to accredit yung mga vloggers to cover the incoming president, no? Ginawa na naman to ng panahon ni President Duterte, pero mukhang nakapasok lang doon yung mga pro-Duterte vloggers. Ne? Dito naman, may fears na baka naman ililegitimize lang yung mga pro-Marcos vloggers. Diba? Baka pati mga trolls makapasok. Anong pananaw niya dito? Wala naman akong problema. Wala akong nakikita problema doon sa general idea na, sige, hayaang mga kung sino-sinong tao ang mag-cover ng mga press briefing sa Malacanang. Eh, diba? Okay naman yun eh. Diba? The more people ang pwedeng magsulat o pwedeng maglabas ng ulat tungkol sa nilalabas na opisyal na pahayag ng mula sa palasyo, eh, di ba, hindi issue. Ang tanong kong malaki dito ano yung basis para sa accreditation? Narinig ko na meron daw plano na magbuo ng organisasyon yung mga vloggers. Again, walang problema na mag-organize, di ba? Pero sana naman yung organization hindi lang for the sake na magsama-sama at magkampi-kampihan tayo dito. Kailangan merong some level of accountability o some level of professional standard na ipopromote naman yung any organization. After all, sa media, ganun. Eh. May mga media organizations ka. Isa sa mga functions talaga niyan ay ensuring yung professional standards are met and ensuring yung accountability. Kasi yun. Kasi otherwise, ang malaking problema nga natin ngayon, di ba? And the reason kung bakit dito tayo sa sitwasyon na ito, madaming mga vloggers, madaming mga influencers, so-called, nagkakalat ng fake news, naglalabas ng kasinungalingan, lantaran, o kaya maski mga misleading na mga content. At 'di ba, hindi sila na-hold to account, hindi sila nasisingil para dito. Kahit na makagulo, kahit na may mga taong ma-endanger, kahit na may mga taong masira ang reputasyon, hindi sila, walang consequences para sa kanila. So yun ang interest dapat nating lahat eh. Diba? Maging sa media man yan o maging sa mga social media influencers, kung sila ay nakakapagbigay ng ganong klaseng impormasyon, nagiging inaasahan sila ng ating mga kababayan para sa impormasyon na nakukuha, kailangan may a certain level of accountability, kailangan may standard na ina-apply sa kanila. Yun nga. Tsaka medyo nakakatawa pa kasi may lumabas na ulat na gumagawa sila ng code of ethics governing that would govern them.
Tama 'yon, 'di ba? Dapat may code of ethics 'yan, ethical standards. Kaso parang nadinig ko isa sa mga isusulong nila, dapat daw walang bias. Hindi ko ma-imagine 'yun, no. Eh pro Marcos 'yun eh, 'di ba? Bias na 'yun. Exactly, 'di ba? 'Di ba? That proves my point na pag journalist ka, dapat may bias ka. Pero 'yung tinatayuan mo, 'yung bias mo, dapat doon sa tama. It's a matter of social justice, mostly. Katotohanan, 'di ba? Kunwari, lang ito. Kunwari si Attorney Barry Gutierrez, meron nilabas siyang fake information in the middle of the interview. I would call him out. That's true, 'di ba? Pag hindi ko ginawa 'yung kasalanan ko 'yon. Napaka-stupido kong journalist pag hindi ko kinall out 'yung kasinungalingan na sinabi ng kausap ko, 'di ba? That's how you see bias come into play. Kasi tinatayuan mo dapat 'yung tama, 'yung factual, no? Kaya hindi ko ma-imagine na dapat non-bias. Ano ibig sabihin nun? Pati sa mga newsrooms, may ganyan, di ba? Dapat daw objective. Pero mali yung pagkaintindi nila. Anyway, nagkaroon tayong separate episode yan before. Ano lang. Finally, Attorney Barry, gusto kong, ito, pinapatanong dito ni Attorney Michael Henry Yusinko. Yung pink movement daw ba? Kasi, lumutang yan during the campaign, no? Sabi nyo nga kanina, talaga naging movement. Very organic, no? Ang daming dumating. Kaya nga nagkaroon talaga ng hope yung mga tao na baka naman at least magiging close yung laban. Pero nakita natin yung official results. Pero yun, ang tanong niya is, are you planning to convert this into a political party? Right now, wala pang conversations about that. May mga ilang tao na nagpahayag na baka ganyan nga yung puntahan. Ako personally, tingin ko isang posibilidad talagang mangyari yon, that the pink movement will transition into either a political movement or siguro more concretely a political party. Parang yun ang nangyari sa US, di ba? After nanalo si Trump, nagkaroon ng mga social movements that transformed into political movements that eventually fielded candidates at the local level. And isa sa mga naging basis, pillars nung pagtakbo eventually ni Biden nung 2020. So, posible. Although right now, wala pang konkretong detalyadong usapan dyan. But nakita naman nating lahat yung energy na talagang na-generate nung campaign ukol dito. At tingin ko, magkakaroon yan. In fact, exciting to see saan madadala ito. Magiging itsura ng isang political movement or a political party na principally mga ordinaryong mamamayan ang nanguna. Volunteers ang nag-i-engage. Aktibong mga mamamayan ang kumikilos. Hindi mga trapo. So, kalaban nyo pa rin dyan, disinformation, di ba? Kasi problema rin to sa journalism. Kumbaga, pwedeng linurin yung legitimate voice of dissent, di ba? Ano ba Tagalog nun? In fact, yung disinformation, hindi lang issue yun for any party. Di ba? It's an issue sa demokrasya natin in general. Di ba? Yeah. Parang kung hindi masusugpo yan at hindi natin mabibigyan ng solusyon niya, kada eleksyon, ang magdedetermine ng outcome ay sino ang mas madaming kayang bayarang magsispread ng pasinungalingan on their behalf and against yung kanilang mga kalaban. At ayaw naman natin ng ganun. Di ba? Hindi na demokrasya yun. So, ito verified na talaga, no? Naisip ko ito kanina, no? Kasi consecutive defeats ang naranasan ng political opposition. Ilagay natin 2019 tapos 2022. Is this the end of the opposition? Kasi yun ang sinasabi ng iba, no? Mukhang long term yan, eh. Sara Duterte, ang taas din ng mandato, 32.2 million. Baka naman, yung continuity na pinapangarap ng ibang mga politiko before, baka raw ito yung ma-achieve ng Duterte o Marcos Duterte alliance for the next 2 or 3 administrations. Inya, is this the end of the opposition or not necessarily? Well, I certainly don't think so. Habang may mga tao na andang tumilos, tumaya, lumaban para sa kanilang pinaniniwalaan, there will be an opposition. Habang may mga tao who will seek to exact accountability or at the minimum transparency and truth mula sa ating gobyerno, there will be an opposition. Ang dali kasi mag-speculate ngayon na, hindi, ang lakas nila, ganito, ganyan. Madaming mangyayari, di ba? As time goes by, hindi natin masasabi kung anong itsura ng ating political landscape o ng ating social landscape 3 years or 2 years or even 1 year from now. So ako, basta may mga taong handang pumilos at merong pinangahawakang mga prinsipyo, there will always be a core
that will be the basis and the foundation for some kind of political opposition sa bansa natin. Yan naman ang katotohanan eh, sa anumang demokrasya. And in fact, tingin ko, essential yan sa isang demokrasya. Kasi ang isang demokrasya na wala na talagang political opposition ay hindi na demokrasya, di ba? Yan na yung first step towards isang diktaturya, di ba? At hindi naman natin gustong mangyari. Okay. Maraming salamat po. Attorney Barry Gutierrez, siya po ang tagapagsalita ni outgoing Vice President Len Robredo. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Christian. Ingat ka lagi.